Magandang araw sa inyo mga ka-Red Shadow, lalo na sa inyong mga tagapakinig. Ako nga pala si Anna, nasa 25 taong gulang at kagagraduate ko lang bilang isang nurse. Tubong Cebuano ako, pero nakapagtapos ako ng pag-aaral sa Maynila. Tiyahin ko na lang ang nagpalaki sa akin, gawa ng naghiwalay ang mga magulang ko noong bata pa ako. Nag-iisang anak lang din ako, kaya naman nagsumikap akong mag-aral para kahit papano ay makatulong sa tiyahin ko. Mabait naman si tiya at lahat ng bagay ay sinusuportahan ako. Bagay na pinagmamalaki ko dahil hindi ako katulad ng ibang mga bata na pinagmalupitan ng mga tiyuhin o kaya naman ay nang tiyahin. Bata pa lang talaga ako ay pangarap ko nang maging doktor. Kaya naman nung college ako, ginawa ko ang lahat para makapag-aral ng nurse at kapag papala rin, ay saka ko muling mag-aaral bilang doktor. Nung una'y mahirap talaga dahil lahat ay kailangan kong pag-aralan, lalo na noong kagagraduate ko pa lang bilang nurse. Kinuha ako bilang nurse sa probinsya. Hindi ako makatanggi dahil isa yon sa kailangan ko para makapag-aral ako ng doktor. At least, may experience na ako. Yung teacher pala namin ang nag-recommend sa akin. Dalawa lang daw kaming ipapatapon doon sa probinsya. May maliit kasi na ospital doon kung saan ay limitado lang din ang mga nurse. At isang doktor lang din ang nandun. Hindi ko na sasabihin kung saan probinsya yon mga ka-Red Shadow. Masyado kasing pribado ang lugar na yon. Basta ang nais ko lang ay maibahagi sa inyo ang aking naging karanasan noong panahon na andun ako sa ospital na yon. Taong 2018, bumiyahe kami papunta sa probinsya. Sa pagkakaalala ko, ay mga Biyernes ng umaga kami pumunta noon. Hindi ko pa alam kung sino makakasama ko doon. Dahil sa ibang eskwelahan din sila kumuha ng trained nurse na kagagraduate lang din. Mula sa Maynila ay nagbiyahe kami ng mahigit 5 oras. Kaya naman napagod ako dahil sa biyahe namin yon. Pagkarating namin sa ospital ay hindi naman siya gaanong kalakihan. Tama lang talaga ang mga batang magpa-check up doon. May 2 palapag din naman at kumpleto sa kagamitan. Tumatanggap din sila ng mga admitted na pasyente. Kaya naman napakaganda doon dahil para din siyang ospital sa mga bayan. Kaya lang, hindi talaga maiwasan na minsan kikilabutang ka sa buong paligid dahil parang matagal-tagal na rin ang ospital na yon. Hindi ko nga lang din sinubukan pang itanong sa mga naroroon kung kailan na itayo ang ospital. Pumasok na kami sa ospital saka kinausap ang frop ko na manager doon. Doon ko rin nakilala si Jay. Siya daw ang makakasama ko sa ilang buwang pananatili ko sa ospital. Nagulat nga ako dahil palagi akong tinitingnan ni Jay. Kaya naman minsan ay naiilang na din ako mga ka-Red Shadow. Dahil kung makatingin siya sa akin ay para bang nagsusumamo ang mukha nito. Hindi kasi talaga ako sanay sa mga ganong lalaki. Hindi naman sa maselan ako. Pero wala pa talaga sa isip ko ang magkaroon ng karelasyon. Kaya naman, medyo nakaramdam ako ng pagkailang sa tuwing tumitingin sa akin si Jay. Hindi ko naman kasi maiwasan na hindi mapatingin sa kanya dahil nararamdaman ko ang presensya niya. Ilang araw ang lumipas, nagtapat sa akin si Jay mga ka-Red Shadow at sinabi niyang gusto niya daw ako. Hindi naman niya ako pinilit na sagutin ko siya agad, pero gusto niya daw akong ligawan. Wala namang kaso sa akin, at least naging gentleman naman siya sa pamamaraan niya ng panliligaw. Halos araw-araw nga ay dinadalhan niya ako ng pagkain. Malaking bagay na din yon para makatipid. Malapit lang din sa tinutuluyan ko ang ospital. Ang may-ari na din ang nag-provide para sa amin. Maliit lang siya na kubo na sakto sa lahat.
dalawang kwarto kung nasa ng iba, ang babae at ang mga lalaki. Pero hindi talaga maiwasan na kahit nasa bahay na kami ay pinagsisilbihan ako ni Jay. Itinago nga namin sa mga kasamahan namin ang panliligaw niya dahil alam kong ipinagbabawal yon para sa amin. Madami din ang nagtatanong, pero sasabihin lang ni Jay na concern lang naman siya sa akin. Kahit ang iba ay ayaw namang maniwala. Hindi na namin pinagtuunan pa ng pansin yon. Basta itatago lang namin ang lihim na panliligaw ni Jay sa akin hanggat maaari. Naalarma kami ng may dumating na pasyente. Agad kaming nahiwalay ni Jay dahil nga nataranta na ang iba. Bumungad sa amin ang isang matandang babae na hindi naman halata na matanda na siya. Sa araw na yon, ako ang inatasan na nurse para magtanong sa matanda. Sugatan ang kanyang katawan at ayon sa kanya ay naglalakad lang naman daw siya nang bigla na lang niyang maramdaman ang itak sa likod niya. Sumigaw pa daw siya pero walang nakarinig sa kanya. At tumakbo na lang daw siya ng tumakbo hanggang sa nakita siya ng taong tumulong sa kanya at yun ang nagdala sa kanya sa ospital. Hinahanap naman ang mga mata ko ang sinasabi niyang tumulong sa kanya. Pero hindi ko naman nakita. Habang kausap ko siya, ay sinabi niya sa akin na 48 years old na siya. May asawa na din at dalawang anak. Yun lang naman ang lagi naming itinatanong bago namin i-check up o gamutin ang pasyente. Dinala agad namin siya sa ward para magamot ang mga sugot niya sa kahit anong parte ng katawan niya. Sinamahan ako ni Jay. Ang sabi ko naman sa kanya ay huwag na niya akong samahan. Pero mapilit talaga siya. Ayoko pa naman na pinag-uusapan ako ng kahit na sino. Hindi naman niya kasi trabaho yon. Kaya karamihan ay magtataka kung bakit niya ako tinutulungan. Pero pilit pa rin akong tumatanggi na nililigawan niya ako. Dahil na rin sa takot ko na ma-issue kami. Habang nasa isang kwarto kami, kasama si Aling Rosa, ay tinanong ako ni Jay kung may pag-asa daw ba siya sa akin. Pero tanging sagot ko sa kanya ay hindi pa talaga ako ready sa kahit anumang relasyon. Tahimik lang na nakikinig si Aling Rosa. Pero alam ko na naririnig niya ang lahat ng pinag-uusapan namin ni Jay. Maya-maya lang, nagpaalam na sa akin si Jay at kay Aling Rosa. Tumango na lang ako dahil ayoko nang magsalita pa. Baka ikasakit niya pa. Pinahiga ko na lang si Aling Rosa at maya-maya ay may nurse na pumasok para tingnan ang mga sugat niya. Hindi naman kasi malalim ang sugat niya, kaya konting linis lang sa kanilagyan ng gamot para maghilom kaagad ang mga sugat. Minabuti ng nurse na magpahinga na muna si Aling Rosa sa ospital ng ilang araw para na rin matest ang iba pang parte ng katawan niya dahil baka hindi lang sa labas ang napuruhan dito. Pumayag naman ito, saka siya binigyan ng nurse ng gamot na iinumin para hindi sumakit ang mga sugat niya. Agad namang umalis ang nurse pagkatapos niyang gamutin si Aling Rosa. Kaya naman, lumapit ako dito at inalalayan ko siya para humiga at makapagpahinga. Saka na rin ako nagpaalam dahil may ibang pasyente rin na kailangan kong tingnan dahil isa yon sa trabaho ko. Tumango lang si Aling Rosa sa akin. Kaya naman, agad akong lumabas ng kwarto at bumungad sa akin si Jay. Tiningnan niya lang ako at saka siya umiwas at naglakad palayo. Sa isip ko noon, tungkol ito sa pagtanggi ko sa kanya. Ayoko talaga siyang paasahin dahil hindi ko naman ugali ang ganon. Kahit masakit man para sa kanya, ay kailangan niyang tanggapin yon. May konting kirot din sa dibdib ko nang hindi niya ako pansinin. Pero kailangan kong pakatatagan ang sarili ko dahil kailangan ko ang trabaho yon. Makalipas ang ilang araw, hindi na nga ako pinapansin ni Jay. Tumitingin lang siya sa akin, saka umiiwas.
iba na din ang grupo na kanyang sinasamahan. Kaya itinuon ko na lamang ang atensyon ko sa pagtingin sa mga pasyente. At isa sa tinitingnan ko ay si Aling Rosa. Dahil baka makalimutan itong uminom ng gamot. Pagpasok ko lang sa loob ng silid niya, ay agad akong napadual nang may maamoy akong hindi ko maintindihan, mga ka-red shadow. Sobrang baho at parang patay. Nang makapasok ako, ay nagulat ako nang biglang nakatayo na pala si Aling Rosa sa likod ko. Kaya naman napahawak ako sa dibdib ko. Maya-maya lang, sinabi niya sa akin na sakto daw ng pagpasok ko ay umutot daw siya. Kaya ganoon na lamang daw kabaho. Naniwala naman ako ng mga panahon na yon dahil baka nga utot lang ni Aling Rosa ang naaamoy ko. Tinanong ko na siya kung kumain na ba siya o kung kaya'y nakainom na ba siya ng gamot. Tumango lang siya sa akin sa kamuling humiga sa kama. Tiningnan ko ang kabuuan niya at napansin kong nawawala na ang mga sugat sa kanyang katawan. Bagay na ipinagtataka ko dahil hindi naman ganun kabilis maghilom ang mga sugat kahit pa iniinom nito ang mga gamot. Nagtaka man ay hindi ko na lang ito pinansin dahil baka talaga dahil lang sa gamot kaya agad na naghihilom ang mga sugat niya. Pagkatapos ko siyang asikasuhin ay nagpunta na ako sa iba pang pasyente para tingnan kung ano na ang kalagayan nila. Marami-rami na rin kasing pasyente ng mga araw na yon. Kaya naman, halos mapuno na rin ang admitting room. Pumasok ako sa kwarto. Pumasok ako sa kwarto ng isang pasyente. At ganoon na lamang ang gulat ko. Dahil ang dextrose na pang-abono ng dugo ay wala na. Imposible din naman kasi na mangyari yon. Dahil kakakabit pa lang namin nung nakaraan sa pagkakaalam ko. Hindi agad-agad nauubos ito dahil sa maliit na butas lang dadaloy ito papunta sa katawan ng pasyente. Kaya naman pinuntahan ko ang iba pang mga pasyente dahil sa kutob kong yon. Hindi nga ako nagkamali, mga ka-red shadow, dahil lahat ng mga pasyente ay ganun ang nangyari. Para akong natamimit hindi makagalaw nang napaisip ako kung anong nangyayari sa mga dugo na inaabono sa kanila ng mga doktor. Kaya naman kinabukasan, ay sinabi ko agad sa mga doktor at nurse ang nakita ko. Maski sila'y nagulat sa sinabi ko at hindi makapaniwala, isa-isa nilang tiningnan ang mga kwarto. At tulad ng sinabi ko, ganun na lamang ang pagtataka nila nang makitang nauubos nga ang dugo. Sinawalang bahala lang namin yun. At agad ulit kaming nag-abono ng dugo sa mga pasyente. Saka kami sinabihan ng doktor na magdoble ingat na lang sa susunod. Dahil baka may nagnanakaw raw ng dugo. Maging ang dugo na inabono namin kay Aling Rosa ay nauubos din ito. Kahit sa loob-loob ko ay nakakaramdam ako ng konting takot na baka hindi lang magnanakaw ang kumukuha ng dugo. Dahil pang umaga ako, ay maaga akong umuwi sa unit pagkatapos ng 8 oras kong pagtatrabaho. Nagulat na lang ako nang bigla akong sabayan ni Jay na maglakad patungo sa unit namin. At doon, naalala ko na pareho kami ng schedule nung araw na yon. Humingi din siya ng sorry dahil sa ginawa niyang pag-iwas sa akin. Para sa kanya, ay nahihiya lang daw siya sa akin. Dahil baka ayoko na raw siyang makausap. Sinabi ko naman sa kanya na ayos lang at huwag na naming pag-usapan pa ang mga bagay na yon. Kaya naman, habang naglalakad kami, ay napag-usapan namin ang nangyayari sa ospital. Kahit siya'y nagtataka din sa sinabi ko sa doktor nung umaga na yon. Dahil yun pa nga daw ang kauna-unahang beses na may nangyaring ganon sa ospital. Sa haba-haba na din kasi ng panahon na naitayo ang ospital na yon, ay imposible talaga na mawala ang mga dugo nang ganun lang kabilis. Nasabi din pala sa akin ni Jay na kumuha pa ang doktor sa Maynila ng mga dugo para lang iabono sa mga pasyente. Nasabi din daw ng doktor ang nangyari.
Kaya naman paiimbestigahan daw ang nangyari. Sa isip ko nga, paano nila malalaman kung sinong salari na yon? Kung pati nga CCTV ay wala ang ospital na yon. Wala naman akong magawa kung yun talagang gusto nila. Siguro kailangan ko na lang ding magmasid-masid para may malaman at makita ko. Nang makarating na kami ni Jay sa unit namin, ay agad akong nagpaalam sa kanya na magpapahinga na ako. Sobra kasi akong napagod at ang isip ko sa kakaalam kung ano nga bang nangyayari sa ospital na yon. Hindi pa man ako nakakapagbihis ay narinig ko na ang boses ni Jay na pasigaw at may kausap siya sa telepono. Kaya naman agad akong lumabas para sana tanungin siya kung ano ang nangyayari sa kanya. Kaya lang ay busy pa din siya sa kadudot-dot ng phone niya. Nakakunot pa ang noon nito at hindi man lang niya nakita ang presensya ko na nakalapit na sa kanya. Nagulat naman siya nang makita ko, kaya agad akong nagtanong sa kanya. Tinawagan daw siya ng nurse dahil naubos na naman daw yung mga dugo sa mga pasyente. Nakaaabono lang din nung umaga. Pati ako'y nagulat dahil hindi na pangkaraniwan ang nangyayari doon. Halos mapaluhod na ako, kaya naman agad akong inalalayan ni Jay. Nag-aalala din siya na baka kung ano ang mangyari sa akin. Hinati niya ako sa kwarto ko. Kahit naman wala kaming pagkakaunawaan, ay malaki pa rin naman ang tiwala ko kay Jay. At alam ko, narerespetuhin niya pa rin naman ako. Kinabukasan nga, ay sabay kami ni Jay na pumunta sa ospital. Kumpula na din ang ilang mga tao. Dahil nga daw sa nangyayari noong gabi, pati ang mga kamag-anak ng mga pasyente, ay nagtataka na din dahil sa nangyayari. Madami na din ang nagrereklamo pero wala naman silang makuhang sagot sa mga doktor o kaya naman sa mga nurse na nagbabantay doon. Kahit naman siguro ako ay wala akong maisasagot sa kanila. May mga nag-iiyakan na dahil sa takot na baka daw magnanakaw na nga ang gumagawa nito. Pumunta na lang ako sa mga pasyente para i-check kung ayos lang ba sila. Saka ako dumiretso kay Aling Rosa. Nakaupo lang ito sa kanyang kama. Kaya naman lumapit ako sa kanya at tinanong ko din siya kung nasaan ang mga kamag-anak niya. Bakit hindi pa rin siya pinupuntahan dito? Ayos na naman ang mga sugat niya. Kaya pwede na siyang palabasin. Ang hindi ko lang alam ay kung bakit wala pa din siyang papers na makakalabas na siya. Kaya naman pagkatapos kong i-check, ay agad akong pumunta sa doktor para hingi ng kanyang papers palabas ng ospital. Ang sabi lang sa akin ng doktor ay ayaw pa daw umuwi ni Aling Rosa. Nagtaka din ako mga ka-red shadow dahil hindi naman pwedeng manatili ang kahit sino sa ospital kapag wala ng sakit. Nakakadistorbo din kasi ito sa mga pasyente kahit wala pa itong ginagawa. Hindi ko na rin sinubukan pang makipagtalo sa doktor dahil isa lang naman akong trained nurse kaya hindi ako pwedeng magdesisyon o questionin ang gusto nila. Lumabas ako sa office ng doktor at nadatnan ko sa labas si Jay. Sabay na din kaming kumain na dalawa. Gusto ko din kasing bumawi sa kanya dahil sa pagtanggi ko sa kanya. Ayos naman kasi talaga siya para sa akin. Siguro, hindi pa lang kasi talaga ako handa na makipagrelasyon. At kapag nalaman ang head namin, ay mas lalong mananagot kami. Baka pati ang kagustuhan kong mag-aral bilang doktor ay hindi ko na magawa. Kaya hanggat maaari, ay ayoko munang tumanggap ng ligaw, lalo na't kasamahan ko sa trabaho. Yun din ang kauna-unahang nakausap ko si Jay na matagal. Kumain kami sa labas noon. May mga karinderya naman kasi sa labas, kaya naman tuwing tanghali ay doon ako kumakain. Pero nang araw na yon, sabay kami ni Jay na kumain. Hindi na din naman ako natakot na makita kami dahil wala naman silang ebidensya na may ugnayan nga kaming dalawa. Madami din akong nalaman sa kanya base sa mga kwento niya. Pulis daw talaga ang gusto niya paglaki.
Pero dahil ang gusto ng mga magulang niya ay maging isang doktor siya, ay wala naman siyang nagawa, kundi sundin ang gusto ng mga magulang niya. Nakaramdam ako ng konting awa dahil iba pa rin yung gusto mo sa napipilitan ka lang. Para din yan sa isang relasyon. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa taong hindi mo mahal dahil ikaw din ang mahihirapan. Well, base naman yon sa paniniwala ko. Naging masaya naman ako ng araw na yon habang kausap ko si Zay. Nasabi din niya sa akin na ang lugar na kinatatayuan ng ospital ay isa din pala itong sementeryo noon. Wala nang nag-aalaga dahil nag-migrate na nga ang may-ari sa ibang bansa. Kaya naging parang gubat na ito. Naisipan ng gobyerno na tayuan na lang ito ng ospital. Total ay na-donate na din naman ito ng may-ari ng lupa. Natakot ako habang nakikinig ako kay Jay. Siyempre, kahit naman isa akong nurse, ay takot din naman ako sa multo. Hindi pa naman ako nakakakita ng ganon sa totoong buhay. Baka nga mahimatay ako kapag nakakita ako ng multo. Ewan ko ba, pagdugo naman sa ospital o kaya naman ay namamatay, ay hindi naman ako natatakot. Nasanay na nga ako na lagi akong nag-a-assist sa doktor, lalo na kapag naghihingalo na ang pasyente. Siguro, dahil gustong gusto ko talaga ang pagiging isang doktor. At yun talaga ang gusto kong buhay. Bumalik na din kami ni Jay sa ospital at tulad ng nakasanayan, puno na naman ang kansaw ang mga kasamahan namin sa trabaho. Sabi ko lang sa kanila na magkaibigan lang talaga kami ni Jay at hindi pa kami handa sa ganung bagay. Alam ko naman na hindi sila maniniwala dahil kahit sino man ang makakakita sa amin ay aakalain talaga na magjowa nga kami. Hindi ko naman sila masisisi kung ganun ang paniniwala nila. Nagpaalam na ako kay Jay dahil pupuntahan ko pa si Aling Rosa. Dapat kasi ay pinalabas na yun. Ano pa bang ginagawa niya sa ospital? Natapos naman ang lahat ng gamot niya at naghilom na rin ang mga sugat niya. Pinagpatuloy ko pa rin ang pagtatrabaho at walang araw na hindi kami magkasama ni Jay. Binibigyan niya pa rin ako ng pagkain at pinagpatuloy niya ang panliligaw niya sa akin. Nakapag-usap kasi kami at sinabi ko sa kanya na ayos na sa akin na manligaw siya hanggang sagutin ko siya. Masaya siya noong mga panahon na sinabi ko yun sa kanya. Para talaga siyang nanalo sa loto. Kahit na wala pa naman akong sinasabi na magiging kami na, pinayagan ko lang naman siya na ligawan ako. Samantala, patuloy pa din ang pagkaubos ng dugo na hindi namin malaman kung sino talaga ang may gawa. Nasabi na din ang head namin sa mga pulis at nag-iimbestiga na sila sa nangyari. May naka-duty din na guard sa labas para makita talaga nila kung sino-sino ang mga labas-pasok sa ospital. Nakakapanindig balahibo talaga ang nangyayari mga ka-Red Shadow at nakakatakot na din para sa amin na on-duty, lalo na sa gabi. Dahil nakikita talaga namin na nawawala ang mga dugong inaabono sa mga pasyente. Isang gabi, habang busy ako sa pagsusulat sa information desk, dahil doon ako na-assign, samantalang si Zay naman ay sa ward. Bigla na lang akong nakarinig ng kaluskos sa isang kwarto. Kaya naman, agad ko rin itong pinuntahan, baka kasi may pasyente lang doon. Sa room 8 ko narinig yung mga kaluskos, kaya naman pumunta ako doon. Pagkapasok ko pa lang, ay nakaramdam ako ng kilabot. Hanggang sa nakita ko si Aling Rosa. Sinisip-sip niya ang dugo. Halos hindi ako makagalaw sa nakita ko. Matatalas sa mga kuko niya at ang mga mata niya ay konti na lang ang itim na nakikita. Gulo-gulo din ang buhok niya at ang mukha niya ay lumaki ang eye bag at nangitim ito. Dahil sa takot, nabitawan ko ang ballpen na siya namang ikinahinto ni Aling Rosa. Saka siya tumingin sa akin. Nanginginig na ang katawan ko
habang nakatingin sa kanya. Bigla siyang umungol na parang aso sa kadahan-dahang lumapit sa akin. Pero bago pa siya makalapit sa akin, ay naramdaman ko na may kamay na humatak sa akin. Kaya agad akong napapikit. Kinaladkad ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya naman, sumabay na ako ng takbo. Nang makalayo kami, ay doon ko lang napagtanto na si Jay pala ang humatak sa akin. Napayakap ako sa kanya, saka ako umiyak. Sinabi din niya sa akin na pupuntahan niya sana ako para bigyan ng merienda. Nang nakita niyang naglalakad ako patungo sa isang kwarto, kaya agad niya akong sinundan. Kung anong nakita ko kay Aling Rosa, ayun din ang nakita niya. Humahagulgul ako ng iyak sa mga bisig niya at hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko. Nagpasalamat talaga ako at nandyan palagi si Jay sa tabi ko. At tama lang na hindi ko siya tinakwil ulit dahil kung sakali na masama pa din ang loob niya sa akin, ay nasisiguro ko na noong mga oras na yun ay katapusan na ng buhay ko. Tinawag namin ang gwardiya na naka-assign doon at saka namin sinabi ang nangyari. Tumawag na din siya sa headquarters para tingnan si Aling Rosa. Mga bandang alas 12 na ng madaling araw nang dumating ang mga pulis. At isa-isa silang pumasok sa loob para tingnan kung nandoon pa si Aling Rosa. Pinalibutan nila ang buong ospital para mahuli nila ang isang halimaw. Hindi pa rin mawala ang takot na nararamdaman ko sa nakita ko. Dahil doon, nasiguro ko na si Aling Rosa ang kumukuha ng mga dugo na pang-abono sa mga pasyente. Lumabas ang mga pulis sa kanila sinabing hindi na nila makita ang matanda. Siguro dahil sa naramdaman nito ang presensya ng mga pulis ay agad itong nagmamadaling umalis. Hindi na namin alam kung saan siya dumaan dahil nasa main door naman kami nag-aabang. Hinalughog na daw ng mga pulis ang loob ng ospital pero wala silang makitang bakas ng matanda. Pati sa kwarto nito ay hindi nila nakita. Kaya naman nakapagtataka. Baka kasi nasa mga sulok lang siya at maghahasik ng lagim kapag walang nakakakitang tao. Nagsidatingan na din ang mga nurse at ang doktor para i-confirm sa amin kung totoo bang sinasabi namin. Wala naman akong mapapala kung magsisinungaling ako. Yun ang sinabi ko sa kanila. Para kasing hindi sila makapaniwala na ang matandang inaalagaan nila ang halimaw na umiinom ng dugo. Sinabi din ni Jay ang kanyang nakita, kaya kahit papaano ay naniwala sila. Wala naman akong magagawa kung ganun ang paniniwala nila. Basta kung anong nakita namin, ayun lang ang sinabi namin. May nakapagsabi din sa amin ang mga pulis na matagal na pala nilang hinahanap si Aling Rosa. Dahil yun din pala ang aswang na kumakain ng mga hayop. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Totoo nga ang aswang at isa sa nagpapatunay noon ay si Aling Rosa. Ilang araw pa ang lumipas, hindi na namin nakita pang muli si Aling Rosa. Parang nawala na lang ito bigla, pero hinanap pa din siya ng mga pulis at may order na show to kill. Gusto ko namang maawa sa kanya, pero hindi ko magawa dahil mas naaawa ako sa mga nabibiktima niya. Napag-usapan din namin ni Jay ang nangyari. Naririnig naman daw niya na may mga aswang sa probinsya na yon. Pero hindi niya akalain na nasa loob lang pala ng ospital ang gumagawa nun. Para sa akin ay hindi naman kasi nakakatakot ang mukha ni Aling Rosa. Kaya nga lang ay magtataka ka sa mga ikinikilos nito. Lalo pa't minsan nagsasalita ito na mag-isa. O kaya naman ay hindi ka nito sasagutin. Nasisiguro ko na lahat ng mga galos niya nung gabing yon nung isinugod siya dito ay tama yun ng mga taong nabiktima niya. Ewan ko ba mga ka-Red Shadow, kadalasan kasi ang nakikita ay mga hayop na namamatay. Kaya hindi pa din namin alam kung kumakain ba talaga ng tao si Aling Rosa. Kasi kung oo,
ay hindi naman niya sinaktan ng mga pasyente. Iniinom niya lang ang mga dugo. Pero kung ganun nga, sana'y mamuhay na lang siya ng tahimik at hindi manakit ng tao. Kung hayop lang para mabuhay siya, ay mas okay na sa amin ang ganun kaysa tao ang paslangin niya. Isang araw, nakita ko ang doktor na busy sa kasusulat ng mga pangalan ng pasyente. Kaya naman agad akong lumapit sa kanya para tanungin kung may maitutulong ba ako sa kanya. Sinabi niya sa akin na may hinahanap lang siyang record. Record ni Aling Rosa. O kung may pamilya ba ito. Tinulungan ko na lang ang doktor na maghanap. At maya-maya lang, biglang dumating si Jay. Kaya naman nagpaalam na ako sa doktor. Dahil hindi naman namin mahanap ang papel ni Aling Rosa. Bagay na ipinagtataka ko. Nung araw na yon, sabay na naman kaming kumain ni Jay at hindi mawala ang pangangantsaw ng mga kasamahan namin sa trabaho. Gusto ko din naman kasing magpasalamat kay Jay sa lahat ng ginawa niya sa akin. Habang kumakain kami sa labas, ay bigla naming napag-usapan si Aling Rosa. May nakakita na naman daw dito sa probinsya na kinakatay ang mga hayop. Sinubukan daw na hamunin ng away nung lasing si Aling Rosa. Pero parang takot na takot ito sa kanya. Parang may namumuo na naman sa aking isipan na baka nga hindi talaga nananakit ng tao si Aling Rosa. At gusto niya lang talagang uminom ng dugo para mabuhay. Para lang din namang tao ang mga aswang. Kung saan komportable tayong kainin ang gusto natin, ay gagawin natin. Katulad din natin mga tao, may masasama at mabubuting aswang. Madami na naman daw tao nung gabing yon ayon kay... Madami na naman daw tao nung gabing yon sa ad ni Jay. Hinahabol daw ng mga ito si Aling Rosa, pero nagkakandara pa raw ito sa pagtakbo at takot na takot. Dumating din daw ang ilang mga pulis para patayin si Aling Rosa. Pagkatapos namin kumain ni Jay, ay bumalik na kami sa ospital. Maayos naman ang ilang araw namin sa ospital at malapit na rin ako matapos sa pagte-training. Kaya naman malayo pa lang ay nag-enroll na agad ako bilang isang doktor. Hindi ko din maintindihan kay Jay kung bakit doktor din ang kukunin niya sa mismong paaralan kung saan ako nag-enroll. Ay doon din siya nag-enroll. Kahit naman hindi ko sabihing sinusundan niya ako, ay halata naman sa mga kilos niya. Kaya naman pinabayaan ko na lang ito sa mga gusto niya. Nagbabalak na din naman akong sagutin siya. Kapag nakita kong hindi talaga siya susuko at ipagpapatuloy niyang panliligaw niya sa akin. Wala naman sigurong masama kung susubukan kong sarili kong makipagrelasyon. At kung sasagutin ko man si Jay, ay siya ang kauna-unahang lalaki na magiging karelasyon ko. Hanggang sa matapos na nga ang araw namin sa ospital, doon sa probinsya. Nagpaalam na kami sa mga kasamahan namin doon, pati na sa doktor. Masaya naman kasi kami sa pananatili namin sa ospital. Kahit na ganun ang nangyari, ay parang naging memorable sa akin ang ospital na yon. Weirdo mang pakinggan, pero yun talaga ang nararamdaman ko. Mag-iisang linggo na rin siguro kaming nakaalis ng ospital na yon nang nabalitaan namin ang pagkamatay ni Aling Rosa. Base sa mga nagkwento sa amin na taga roon lang din, ay sinubukan daw na kumuha ni Aling Rosa ng manok. Pero hindi siya nagtagumpay. Ang nangyari, nahuli siya ng patibong ng may-ari hanggang sa pinagtataga siya ng mga tao. Nagmamakaawa pa daw ito dahil hindi naman daw siya nananakit ng tao at tanging hayop lang ang kinukuha niya. Pero dahil ayaw siyang paniwalaan ng mga tao at para sa kanila, isang salot si Aling Rosa. Kaya naman hindi na nila binuhay pa ito. At baka sa susunod ay buhay na nga raw ng tao ang katayin at kainin. Sa mga oras na yon, awa ang naramdaman ko para kay Aling Rosa mga ka-Red Shadow. Para kasing nagsasabi talaga siya ng totoo. Kasi kung nananakit man siya ng tao, ay matagal nang nabalita na may pinaslang ang aswang. Pero kailanman ay hindi yun nangyari. Dahil tanging hayop lamang ang nababalitaan na kinakatay. Nagpatuloy na lang kami ni Jay sa pag-aaral bilang doktor. Sinagot ko na din siya ilang buwan ang nakalipas. Naging maayos naman ang relasyon naming dalawa
at ipinakilala ko na din siya sa tiyahin ko. Nung una nga'y hindi ayon si Tia sa relasyon naming dalawa. Pero pinakita namin sa kanya na kaya naming i-handle ang relasyon namin at ang pag-aaral namin. Kaya kalaunan ay natanggap niya na rin ito. Kung minsan, hindi namin maiwasang pag-usapan ang nangyari sa ospital ng probinsya at ang nangyari kay Aling Rosa. Maski si Jay ay naaawa din sa matanda, lalo na kapag naiisip niya na dati namin siyang tinulungan at inalagaan ng ilang araw nitong pananatili sa ospital. Siguro nga, madaming nagsasabi na imposibleng mangyaring magkatotoong aswang. Pero kami mismo ni Jay ang magpapatunay na totoo nga ang aswang at kami mismo ang nakakita kung paano niya iniinom ang dugo sa ospital. Hanggang dito na lang siguro ang aking kwento. Sa ngayon ay masaya na ang buhay ko mga ka-Red Shadow. Hindi man madaling makalimot sa nakaraan, pero sinisikap naming gawing isang alaala o panaginip na lang ito para madako kami sa kasalukuyan. Maraming salamat uli mga ka-Red Shadow dahil isa ako sa napili nyo na ibahagi ang kwento. Madami na kasi akong naririnig na kwento ng iyong mga tagapakinig. Kaya naman, naisipan kong isulat din ang naging karanasan ko na aakalain ng iba na isa lang itong imahinasyon.